Madilaw ng ngipin kahit bagong toothbrush? Hey! Isa ka ba sa mga nakakaranas ng ganitong problema? Ang bidyong ito ang sagot sa mga katanungan mo. Punong-puno ito ng mga kaalaman patungkol sa kung bakit may mga ngipin na hindi maputi. Ano ba ang dahilan nito? At kung ano ba ang solusyon na pwedeng gawin para mapaputi ang ngipin? Bago ang lahat, ibabahagi ko muna sa inyo kung ano ang sanhi ng hindi maputi o madilaw ng ngipin. Ayon sa mga eksperto, mayroon iba't ibang ngipin na karaniwan sa mga ito ay ang white teeth at yellowish teeth. Nagtataka ka ba kung bakit katatapos mo palang mag-toothbrush ay madilaw pa rin ang ngipin mo? At kahit anong uri ng toothbrush at toothpaste pa ang gamitin ay tila wala pa rin pagbabago. Huwag kang mag-alala dahil sadyang may mga taong hindi maputi at madilaw ang ngipin, yellowish teeth ang tawag ng mga doktor dito. Ang paninilaw ng ngipin ay sanhi ng tooth discoloration. Nawawala ang enamel ng ngipin na siya nagpapalabas sa dentin o ang dilaw sa ilalim ng ating mga ngipin. Ang tanong, ano ba ang sanhi ng hindi maputi at madilaw ng ngipin? Maaari bang maging madilaw ang dating maputing ngipin? Upang magkaroon ka ng ideya, narito ang ilan sa mga sanhi ng pagkakaroon ng madilaw ng ngipin. Genetic o nasa lahi ng pamilya. Katulad ng mga nabanggit, may mga ngipin na talagang sadyang hindi maputi at ito rin ay namamana. Pero huwag mag-alala, alam mo bang mas matibay ang yellowish teeth kumpara sa mga mapuputing ngipin? At pinapatunayan rin ito ng mga dalubhasa. Pagkain ng mga nakakamantsang pagkain. Isa rin itong sanhi ng paninilaw ng ngipin at kapag napabayaan ito at hindi nilinis kaagad ay maaaring mauwi sa permanenteng pagmantsa sa ngipin. Ilan sa mga ito ay ang mga inumin na mataas ang coloring, katulad na lamang ng wine, kape, soft drinks dahil nag-iiwan ito ng mga mantsa sa ngipin. Idagdag pa rito ang pag-inom ng fruit juice. Pagtanda, pansin mo ba sa mga matatanda ang pagbabago ng kulay ng kanilang mga ngipin? Bukod sa kadalasang mabilis na itong masira at mabulok, hindi na rin ito kasing tatag ng dati. Dahil ito sa pagtanda ng tao, nababawasan ang taglay na kalsyum ng mga ngipin kung kaya't naninilaw, nasisira at nabubulok ang mga ito. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay isa ring sanhi ng paninilaw ng ngipin. Ang sangkap na tabako ng sigarilyo ay nag-iiwan ng mantsa sa ngipin. Ang mga mantsang ito ay sumisiksik rin sa maliliit na butas ng ngipin at lalong-lalo na sa mga pagitan ng ngipin. Ang patuloy na paninigarilyo ay maaaring mauwi rin sa tuluyang pagkasira ng ngipin. Ngayon, alam mo na ang mga iba't ibang sanhi ng paninilaw ng ngipin. Alamin naman natin ang mga gamot na pampaputi ng ngipin. Para sa mga Pinoy, lalong-lalo na sa mga karaniwang mamamayan, mas praktikal at mas maganda pa rin ang maghanap ng gamot sa natural na pamamaraan. Likas sa mga Pinoy ang pagiging matipid kung kaya't kadalasang pinangihinayangan ang pagbitiw ng pera kung magpapatingin sa isang dentista. Isa ka rin ba sa mga tinutukoy ko? Naghahanap ka rin ba ng mga murang gamot na magpapaputi ng ngipin ngunit kapo sa budget? Ito ang mga natural na solusyon na magpapaputi ng ngipin o home remedies. Kumain ng pagkaing mayaman sa calcium. Ang pagkawala ng kinang ng ngipin ay sanhi ng tooth discoloration. Sanhi rin ito ng pagkawala ng enamel na nagpapalabas sa dentin na nasa ilalim nito. Ang solusyon, kumain ng mga pagkain mayaman sa calcium katulad ng gatas, keso at broccoli. Kumain ng pineapple o pinya. Ayon sa mga eksperto, ang pagkain ng pinya ay nakakaputi ng ngipin. Ang pinya ay may taglay na enzyme na kung tawagin ay bromelain. Ito ay nadiskubre ng mga eksperto na mahusay sa pagpapaputi ng ngipin. Kumain ng strawberries. Ang prutas na ito ay may taglay na malic acid na nakakatulong sa pag-alis ng discoloration sa ngipin.
lemon o balat ng orange. Ang mga citrus fruits na kagaya ng lemon at orange ay may taglay na acid na nagpapatunay na mabisang pampaputi ng ngipin. Paano ba ito gamitin? Kunin ang lemon o orange peel. Ikaskas ang ngipin sa loob ng 1 hanggang 2 minuto at saka magmumog ng tubig. Gawin ito 3 beses sa 1 linggo para sa mas epektibo at mabilis na resulta. Apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar ay matagal nang ginagamit bilang disinfectant at natural cleaning product. Ang acetic acid na main active ingredient ng apple cider vinegar ay epektibong pumapatay ng bakterya. Iwasan ang mga pagkaing matatamis. Kung gusto mong magkaroon ng maputi at kumikinang ng ngipin, simple lang ang gawin mo. Iwasan ang madalas na pagkain ng matatamis katulad na lamang ng chocolate at cakes. Ang madalas na pagkain ng mga ito ay nagiging sanhi ng growth ng Streptococcus mutans bacteria, ang primary type ng bacteria na nagdudulot ng plague at gingivitis. Gumamit ng baking soda. Ang baking soda ay hindi lamang gamit sa paggawa ng tinapay. Alam mo bang isa rin ito sa pinakamahusay na pampaputi ng ngipin? Marami na rin ang mga nagpatunay na gumamit nito at maging ang mga doktor ay sumasang-ayon sa paggamit ng baking soda sa ngipin. Mayroon itong natural whitening properties kaya popular itong gamitin sa mga commercial toothpaste. Dahil may kaunting kagaspangan ang texture nito, nakakatulong ito sa pag-scrub at pag-alis ng mga mantsa sa ngipin. Lumilikha rin ito ng alkaline environment ang baking soda sa bibig na nakakapigil sa pagdami ng bakterya. Sa katunayan, hindi lang ito nakakaputi, nakakatanggal rin ito ng mga nakadikit na dumi sa ngipin na nagiging sanhi ng bad breath. Dahil sa paggamit ito, mas magiging makinang, matatag, malusog at mahaba ang buhay ng mga ngipin. Gusto mo bang subukan ito? Paano ito gawin? Magmumog ng tubig na may baking soda. Maglagay ng 1 kutsarita ng baking soda sa 1 basong maligamgam na tubig at gawin ito pang mumog matapos kumain. Pwede rin itong gawin bago matulog at pagkagising. Gawin ito araw-araw at tinitiyak ko na magkakaroon ka ng kumikinang ng ngiti at magkakaroon ka ng confidence sa iyong sarili. Gumamit ng baking soda sa pag-toothbrush. Ang direktang paggamit ng baking soda sa ngipin ay mas epektibo at napatunayan rin ito. Maging ang sikat na doktor dito sa Pilipinas ay inirekomenda ang paggamit nito. Maglagay lamang ng kaunting baking soda sa ibabaw ng toothpaste. Gawin ang prosesong ito sa loob ng 3 hanggang 5 araw hanggang sa pumuti ang ngipin. Tandaan lamang na huwag itong isagawa ng pangmatagalan. Pwede rin gumamit ng baking soda at kalamansi. Ang baking soda at kalamansi ay hindi lang pampaputi ng damit at ng kutis. Kung pampaputi lang ang pag-uusapan, kakailanganin mo ng 3 kutsara ng baking soda, tamang dami ng kalamansi juice para makagawa ka ng paste at syempre toothbrush. Paghaluin ang baking soda at kalamansi juice para makagawa ng malapot na paste. Punasan ang bibig at alisin ang laway gamit ang tissue o paper towel. Maglagay ng paste sa toothbrush at ipahid ito sa ngipin. Hayaan ang paste sa loob ng eksaktong 1 minuto at banlawan ng tubig upang hindi masira ng asido sa kalamansi ang enamel ng ngipin. Gumamit ng hydrogen peroxide. Ang hydrogen peroxide ay natural bleaching agent na pumapatay din ng bakterya sa iyong ngipin. Maraming commercial whitening products ang gumagamit ng hydrogen peroxide. Ayon sa pag-aaral, ang mga toothpaste na mayroong baking soda at 1% hydrogen peroxide ay nakakapagpaputi ng ngipin. Para gawin ang iyong homemade teeth whitening paste, paghaluin ang 2 kutsaritang hydrogen peroxide at 1 kutsaritang baking soda. Marahang i-brush sa ngipin ang mixture. Huwag araw-arawin ang paggamit ng paste na ito dahil kapag nasobrahan ay maaari nitong madamage ang enamel ng ngipin.
Kung ang lahat ng nabanggit ko ay hindi pa rin umepekto sa kaso mo, mas makakabuti na regular ka na magpatingin sa isang eksperto sa ngipin o dentista. Sa paraang ito, masusuri ka ng doktor at mas mabibigyan ka ng kaukulang payo o solusyon sa iyong problema. Ang problema lang, medyo may kamahalan ang ganitong proseso at mahihirapan ang mga ordinaryo nating mamamayan. Ngunit kung iisipin, mas nakakasigurado kang magbubunga ito na magandang resulta. Dahil naniniwala akong mas malawak pa rin ang alam ng eksperto o mga dentista pagdating sa mga usaping ito. Tandaan lamang, ang paghangad na magkaroon ng maputing ngipin ay hindi masama. Sino ba naman ang ayaw na magkaroon ng tinatawag na killer smile? Ngunit pakatandaan na lagi dapat idaan sa tamang proseso ang lahat ng bagay, lalo na kapag katawan na natin ang nakataya. Sa huli, mas importante pa rin ang tamang pag-aalaga sa sarili. Marami pong salamat sa inyong panonood. Sana po ay marami rin kayong natutunan. Huwag po kalimutan mag-like at subscribe. Comment down below at i-hit na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. God bless!